Katulad ng plano ni Stella, kasama niya si Arabella sa pagbalik sa Canada at sinundo sila ni Nadine sa airport. Private ang pagdating niya sa Canada dahil na rin hindi muna siya nagpanggap as queen at marami ang nakakilala sa kanya ngayon dahil na rin sa nangyari noong nakaraang araw. Malaking adjustment yun kay Stella pero kailangan niya yung ma-adapt kaagad lalo na't marami pang paparating sa mga susunod na araw. Hindi niya alam kung nasa paligid lang ba ang kanilang kaaway o kakampi. Hindi sila pwedeng magpakampante. Nang makarating sila sa bahay niya dati na officially ng kaisanya, hindi pa ito ganong kagaling, yet kaya nitong kumilos sa kanyang sarili. Gusto na nga niya nitong sumama sa kanilang mission, pero hindi siya hinahayaan ni Stella kaya wala itong magawa. Nag-meeting agad sila tungkol sa kanilang plano. Support naman si Nadine at Sanya sa kagustuhan nitong umamin na sa magulang. Si Arabella naman ay ganun din, ngunit nagpaalam ito sa kanila dahil na rin meron pa siyang dapat asikasuhin, lalo na't bigla siyang nawala ng walang paalam sa magulang. Mahigpit ang bilin ni Stella na huwag na munang sabihin siya mga itong tungkol sa kanya. Nang makaalis si Arabella ay siya namang pagpunta sandali ni Stella sa kanilang kumpanya, para na rin kausapin sandali ang kanyang mga tauhan. Yun ang unang beses na siyang haharap sa kanyang employees. Kaya masaya siya at finally, hindi na niya kailangan magtago. Good morning, Mrs. Stella. Napangiti si Stella sa batis sa kanya ng mga to nang magtipon-tipon sila sa ground floor ng kanyang kumpanya. Nasa kaliwa niya si Vinda at nasa kanan naman niya si Nadine. Looking at her employees with the smile faces on their face made her think that she finally made it. Biglang bumalik sa kanyang mga panahong hindi niya alam ang gagawin. At umalis ng bansa dahil sa sakit na nararamdaman. It led her to build her own empire, and that is now. She is seeing the reflection of her heartbreak, hard work, and dedications. Kung naroroon lang si Johanna, sigurado siyang matutuwa ito, lalo na talam na anak niya kung paano siya naghirap para lamang marating kung anong meron siya ngayon. Thank you everyone for welcoming me. I know I was hiding for too long, but now I can finally say that I made it. I finally made it. Hindi napigilan ni Stella ang pagtulo ng luha niya sa mga ilang katagang binanggit niya na yon. Maging si Nadine ay naiyak na rin dahil simulat sa pool ay siya nang kasakasama at kasangga ng kaibigan. Ang success nito ay success niya rin kaya sobrang saya ng kanyang puso. Meron na rin nahawa sa kanilang pagiging emotional. At naiyak katulad nila. Binanggit na rin ni Stella tungkulin kay Nadine nito ng kanyang matalik na kaibigan na siyang tumulong sa kanya sa pagtatayo ng kumpanyang iyon. Pagkatapos niya sa kanyang kumpanya ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at nag-ayos na siya bilang queen para pumunta sa kanilang hideout. Samantalang si Arabella naman ang makaalis sila Stella bago pa ito pumunta sa kumpanya. Dumiretso siya sa hideout para mag-report sa magulang ni Stella. Kaso, bago pa man siya mapunta sa magulang nito ay humarang na sa kanya si Zephyr na seryosong nakatingin sa kanya. We need to talk. Yun lang sinabi ng lalaki't iniwan na siya doon na alam niyang pinapasunod siya nito. Bibihira niya lang makitang ganoong reaksyon ng kanyang alaga. Yes, alaga niya si Zephyr dahil noon pa man ay bantay sarado niya ito habang hinahanap ang kapatid nito. Si Kent ang pumalit sa kanya na sa Pilipinas siya mapadpad. Ngayon na nakikilala na niya si Stella ay talagang masasabi niya na malaki ang pagkakapareho ng ugali ng dalawa, lalo na kapag seryoso mga to. Parehong nakakatakot. Sa bagay, ano bang aasahan niya? Kanino ba nagmulang mga to? Sa kanyang mga boss lang naman na siyang pinakang kinatatakutan niya. What are we going to talk about? Tanong niya dito na makarating sila sa isang bakanteng silid. Naroroon din si Princess ngunit tahimik lang ito sa isang tabit hindi makatingin sa kanya. Doon pa lang ay tila kinutuban na si Arabella. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Ate Stella ay si Queen? Hindi na niya kailangang magulat sa sinabi ng lalaki dahil na rin sa nakita niyang reaksyon ni Princess. Nagkausap kasi sila ni Princess tungkol kay Stella at siyang nagsabi dito na huwag na huwag sasabihin kahit kaninong totoo. Don't ask me that kind of question, Zephyr. If you already know the truth, of course, mission ko yun, it should be top secret. Pinagdiinan pa niya ang salitang top secret habang nakatingin kay Princess.
Humarang si Zephyr sa pagkakatingin ni Arabella kay Princess at sinabing, "Walang kinalaman si Princess dito. Nalaman ko na si Stella at ang ate Stella ko and then nagpunta ako kay Mommy at Daddy sa kanila inalaman totoo. They tell me na ikaw daw ang matatenga nila sa labas." Napabuntong hininga si Arabella dahil sa sinabi niya ni Zephyr. Yes, siya ang matatenga ng magulang ni Stella. Noong panahong kadarating pa lang ng kanyang kapatid sa Canada at nagpaalam siya sa mang itong aalis siya, hindi totoong dinahilan niya kay Stella. Ang totoo ay nagpunta siya sa magulang nito at sinabi ang totoo. Umiyak pa nga ang mag-asawa dahil sa balitang narinig mula sa kanya at doon nabuo ang plano nila na huwag munang ibunyag na alam nilang totoo, lalo na't alam nilang plano ni Stella. Na isa pa, alam ng mga to na hindi sila maaalalang ng anak mula sa alaala nito nung pagkabata niya kaya hinayaan nilang mag-adjust si Stella. Sa tagal at haba ng panahon ba naman nila na hindi magkakasama ay talagang magtataka o maaaring hindi komportable ang anak sa kanila. Tell me, where is she right now? Where is Ate Stella? Napatingin si Arabella kay Zephyr at katulad kanina ay seryoso pa rin ang mukha nito. Wala naman na siyang magagawa. Total ay alam na nitong totoo kaya sasabihin na niya dito kung nasan ba ito ngayon. Kapapasok lang ni Stella sa library at ang restricted area ang target niya. Siyempre para hindi siya mahuli, kunwari magbabasa na muna siya ng ibang librong naroroon. Nang masiguro niya na walang nakatuon sa kanyang atensyon ay kaagad siyang nagpunta sa restricted area. Nang makapasok siya sa loob ay nakahinga siya ng maluwag. Kaagad niyang hinanap ang pakay niyang libro. Nagbabaka sakali kasi siya na may mahanap pa siyang ibang libro na naglalaman ng tungkol sa history ng kanilang pamilya. Ngunit ilang minuto nang lumipas ay wala pa rin siyang mahanap na libro na tungkol sa pamilya niya. Napapanghinaan na siya ng loob pero ayaw niya sumuko. Wala kasi silang nakuhang impormasyon sa organization nila Perlita kung kaya siya naghahanap doon. Well, okay lang naman na wala siyang makita ngayon. Dahil kung wala man, isang magulang na lang mismo niya itatanong ang totoo. Total, aamin na naman siya sa mga to. Ang gusto niya lang sana ay malaman ng totoo bago pa tuluyang makita muli ang magulang. Para naman hindi siya nahuhuli sa balita at magkaroon na siya ng idea kung paano tatalunin ng mga ito. Sa huli ay muli niyang binuklat ang libro na nabasa niya tungkol sa kanilang pamilya at tulad noon ay punit ito. Bakit kasi punit ka? Inis na sabi ni Stella at hinawakan ang punit na parte ng libro na yon. Eto bang hinahanap mo? Biglang mayroong kapiraso ng papel ang lumagay sa kanyang mukha at tinignan niya kung saan yun ang galing at laking gulat niya nang makita si Prince. Prince, bakit ka nandito? Gulat niyang sabit kagad na umatras palayo sa lalaki. Ikaw, bakit ka nandito? E restricted area to. Napakunot ang noon ni Stella dahil ibinalik sa kanya ng lalaki ang tanong niya. Ikaw din naman na. Shh! Huwag kang maingay, mahuli tayo. Agad nasaway sa kanya ng lalaki kung kaya kagad siyang napatakip ng bibig. Mabuti na lang talaga't nakapag-disguise siya. Bilang si Queen kaya ayos lang. Balak niya sanang bilang Stella lang kasi naalala niya pa. Hindi pala siya nakarehistro sa lugar na yon gamit ang mukha niya ng tunay. Etong hinahanap mo diba? Sige, ilagay natin. Merong inilabas na tape si Prince pagkasabi niya noon at dinikit ang papel sa hawak niya. Paano napunta sa'yo yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Stella habang nakatingin sa lalaki. Kasi akong pumunit niyan. Naisip ko kasi na delikado kapag may nakabasa nito. Parang katulad mo, makukulit. Napataas ang kilay ni Stella dahil sa sinabi ng lalaki, ngunit tama naman ito. Hinayaan na lang niya si Prince at nang matapos ito'y binasa niyang nakasulat doon. Sa wakas ay malalaman niya ng totoo. Ayon sa libro, ang pamilya ni Perlita, which is mga Mendoza, ay matalik na kaibigan ng kanyang ama, na si Manuel Moon, na unang umusbong ang Red Organization kaysa sa kanilang organization. Magkakasama ang magulang ni Perlita at magulang niya sa Red Organization. Ngunit kahit na magkakasama sila at namumunong ama ni Perlita sa org, ay mas lumalabang si Manuel sa ibang mga mafia boss. Natural kasi at tunay na magaling ang ama ni Stella. Isama mo pa ang kanyang ina na si Amor. Kumbaga sila ang tinatawag nilang perfect match noon. Doon nagsimulang inggit ng mag-asawang Mendoza sa kanilang pamilya. Isama mo pa na nakapagpatayo ng sariling organization ang magulang niya. Sa pagbuo nila ng sariling organization ay mas lumayo din ang loob ng mag-asawang Mendoza sa kanila nang hindi namamalayan ang magulang niya.
Hanggang sa isang araw ay unti-unting nagnanakaw ang kanilang mga imbensyon at maraming organization ang nakakaalam nun. Merong spy sa kanilang organization at nalaman yun ni Manuel ng kaibigan niya pala. Hindi lang basta kaibigan, kundi matalik na kaibigan. Ngunit dahil mahal niya ang kaibigan at mas mahalaga sa kanya yun, kaysa magkasakitan sila ay nanahimik si Manuel. Ngunit hanggang sa dumating si Stella at dinukot siya ng mga ito doon na nagsimula ang gulo sa pagitan nila na nagresulta ng pagkamatay ng ama ni Perlita. Nagulat si Stella sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, ang nakilala niyang kasama ng mama ni Perlita ay pangalawa nitong asawa? Ang tunay nitong asawa na siyang kaibigan ng daddy niya ay matagal nang wala at patay na. Ngayon naiintindihan na ni Stella kung bakit ganun na lang ang galit ni Perlita sa kanila. Nawala ang kanyang ama at naiwan silang mag-ina. Ngunit hindi naman talaga mawawala ang ama ni Perlita kung hindi lang sila nainggit sa magulang niya at pinagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Nalungkot si Stella dahil sa nabasa, ngunit ang lungkot na yun ay nawala nang mabasa niyang nakasulat gamit ang ballpen. Yes, sa ballpen yun sinulat at gamit ang kamay. Dahil walang ibang nakakilala kay Zephyr ay nagpapanggap ito sa ibang katauhan. At yun ay walang iba kundi ang nasa tabi mo. Yes, Ate Stella, ako nga si Zephyr. Nagulat si Stella sa binasa niya sa kanyang isip at agad na napalingon sa kanyang tabi. Nalagi ang mata niya lalo na makitang inaalis na nito ang disguise niya. Antagal kong hinintay ang pagkakataon na to, Ate Stella. Panimulang sabi niya at inalis ang contact lenses niya. Bumungad kay Stella ang kulay brown nitong mata katulad ng katulad sa kanya. Antagal ka naming hinanap, Ate Stella. Please, bumalik ka na sa amin. Miss na miss ka na namin. Hindi na napigilan ni Stella ang pagtulo ng luha niya, lalo na't kita niya rin ang pagtulo ng luha ng kanyang kapatid. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano nito nalaman ng totoo, ngunit ngayong alam na niya yon na pala siya Zephyr, ay hindi niya pinigilan ang sarili't niyakap to. Kaya naman pala kakaibang nararamdaman niya nang hawakan siya ng lalaki sa unang beses dahil kapatid niya to. Bakit nga ba hindi niya yon naisip? Finally, nayayakap na rin kita, Ate. Sabi sa akin ni Mommy, paborito mong pagyakap noon. Mas lalong naiyak si Stella dahil sa sinabi niya ng kapatid. Ngayong nakakaalala na siya, mabilis nang bumabalik sa isip niyang sinasabi ng kapatid sa kanya. Hindi man sila nagkakilala noong maliit pa, pero hindi yung dahilan para hindi niya maramdaman na malayo sila sa isa't isa. Bagkus, nagresulta pa yun ng pagkamiss nila at mas gusto pang makilalang isa't isa. Napahiwalay sa Stella mula sa pagkakayakap sa kanyang kapatid. Ngayon nakilala naman na siya nito ay gusto na niyang makausap ang magulang para isang paliwanag na lang ang magawa niya. Nasaan sila Mommy at Daddy? Puntahan natin sila. Magpapaliwanag ako sa inyo. Sunod-sunod na tumango si Zephyr sa kanya't inalalayan siya nitong makatayo. Akalain mo nga naman, siya ang panganay ngunit mas malaki pa ang kapatid kaysa sa kanya. Bakit ka tumatawa, Ate? Papatahan ang sabi ni Zephyr na ikinailing lang ni Stella at pinunasan ang luha ng kapatid. Kasi mas matangkad ka pa sa Ate. Ang laki-laki mo na, Zephyr. Patawarin mo ko kung wala si Ate ng mga panahon na kailangan mo ng tulong, karamay at kausap, ha? Matagal kang tinago ng magulang natin dahil sa takot na magaya ka sa akin. Hinawakan ni Zephyr ang kamay niya na nasa pisngi niya at umiling. Di naman umuna yun ni Zephyr bago tuloy ang nagsalita. Naintindihan ko ang lahat, Ate. Kaming dalawa pa nga ni Ate Arabella naghahanap sa'yo dito sa Canada. Yun pala, nasa Pilipinas ka. Napangiti lang si Stella dahil sa sinabi niya ng kapatid at nang matapos silang mag-ayos, nang sarili naglakad na papunta sa office ng mga magulang. Pagkabukas ni Stella at ni Zephyr ng pinto, sa office ng magulang nila ay napalingon sa kanilang nasa loob. Nakaupo ang mga ito sa sala tila mayroong inaantay, which is sila naman talaga. Nandoon si Princess, Arabella at Clark na kagad tumayo nang makita ang dalawa. Alam nila na pupunta ni Zephyr ang kanyang kapatid kaya inaantay nilang mga ito sa office ng magulang. Pwede ko ba kayong makausap? Agad na tanong ni Stella sa mga magulang na ikinatangon naman ng mga to. Tahimik lang ang buong paligid at naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Si Stella ay wala nang pakialam kung meron silang kasama doon basta ang importante sa kanya ay masabi na niyang totoo sa mga magulang. Napatingin pa siya sandali sa kanyang kapatid na nginitian lang siya nito at tinanguan, tandang nandun lamang siya.
Huminga ng malalim si Stella bago tuluyang humarap sa mga magulang na seryoso lang na nakatingin sa kanya. Huwag po sana kayong magagalit sa sasabihin ko pero hayaan niyo na po muna ako magpaliwanag. Tumango ang dala sa sinabi niya at ikinangiti ni Stella ng bahagya't hindi siya nagdalawang isip na alisin ng kanyang disguise. Una niyang inalis ang makeup gamit ang wipes na daladala niya. Sunod ang wig na suot niya at panghuli ay ang kanyang contact lenses. Nang tumingin siya sa mga magulang niya, ay kita niyang umiiyak na ang ina habang takip nito ang bibig. Maging siya tuloy hindi na napigilan ng pagluha, pero kailangan pa niyang magpaliwanag sa mga ito. Kailangan pa niyang ipaliwanag na walang kasalanan ang tumayo niyang mga magulang. Napunta po ako sa Pilipinas at inalagaan ang tumayo kong mga magulang, ang mag-asawang Suarez. Hindi po silang tunay na dumukot sa akin. Sa katunayan, iniligtas nila ako. Ibinuwis nilang kanilang buhay para lang sa akin kaya huwag niyo na po sanang isipin na masasamang taong nagpalaki sa akin. Napailing si Amor sa sinasabi niya ni Stella. Ngunit hindi ito nagsasalita habang ang asawa niya ay tahimik lamang na nakatingin sa anak. Bumalik na rin po palang alaala ko nung bata pa ako. Kaya po ako hindi nagpaalila kagad kasi. Pakiramdam ko'y hindi pa po ako belong dito at gusto ko pa tunayang mababait ang tumayo kong magulang. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako babalik dahil ngayon ay nandito na po ako. Nakabalik na ako, Mommy at Daddy. Anak ko. Matapos, ang mahabang sinabi niyo ni Stella, hindi na napigilan ni Amor ang kanyang sarili at tumakbo papunta sa kanyang anak para yakapin to. Tumayo naman si Stella para salubungin ang ina at nag-iyakan na silang dalawa. Bata pa si Stella, yan ang huling alaala na meron si Stella na makasamang mga magulang. Ngunit ngayon ay malaki nang nagbago. Ganun pa rin naman ang mga ito, ngunit iba ng kanilang itsura dahil kumulubot na kahit papano ang kanilang balat at pumuputi ng kanilang buhok. Ang daming nasayang na taon, ang daming panahon na dapat ay kasama niyang mga ito, ngunit hindi yun tinadhana para sa kanila. Wala namang pinagsisisihan si Stella doon dahil minahal at tinuring niya ng tunay na magulang ang mama at papa niya. Antagal kong hinintay ang pagkakataong ito, anak. Ang tagal ka naming hinanap ng daddy at ng kapatid mo. Iyak na sabi pa ng kanyang ina ni kinatango niya dito dahil alam na alam niya yon. Noong mga panahong nagpapanggap siya bilang si Queen ay kitang-kita niyang pagmamahal at pangungulila sa magulang. Yung tipong kahit konting clue lang sa kinalalagyan niya ay nakikita niya ng tuwa at pag-asa sa kanilang mga mukha. Pagdilat ng mata ni Stella ay nagtagpo ang mga mata nila ng kanyang ama na nakatingin lang sa kanilang mag-ina. Daddy, hindi mo ba na-miss ang prinsesa mo? Ngiting tanong ni Stella. Naalala niya noong bata pa siya ay prinsesa ang tawag sa kanya ng kanyang ama dahil siyang prinsesa nila para sa kanya. Kay tagal na nun at gusto niya itong marinig mula sa kanyang ama. Ang mommy naman niya ay kagad na humiwalay sa kanya dahil alam niya na gusto din siya nitong makayakap. Kusang ibinuka ni Stella ang kanyang braso para sa ama't hindi na nagdalawang isip pa si Manuel na lapitan ng anak at yakapin ng mahigpit. Kusa nang tumulong luha ni Manuel pagkayakap niya sa anak at paulit-ulit siyang tinawag na princess nito. Mas lalo lang naiyak si Stella dahil alam niyang nasaktan ng kanyang ama. Dalawa sila ng mommy niya na nasasaktan. Isama mo na si Zephyr pero hindi ang mas kailangang maipakitang matatag siya. Bakit? Dahil sa kanya kukuha ng lakas ng loob ang pamilya niya. Kaya alam ni Stella kung anong hirap at pagtitiis ang ginagawa ng ama. Danas niya rin kasi yon para sa kanyang anak, kaya alam niyang nararamdaman ng ama. Shhh! Nandito na ako ngayon, Daddy. Hindi na tayo magkakahiwalay muli. Pinalapit ni Amor si Zephyr sa kanila na maging ito'y umiiyak na at nag-group hug silang pamilya. Actually, lahat silang nasa loob noon ay umiiyak na, lalo na si Princess na alam niyang matagal nang nangungulila, ang pamilyang Moon. Kahit pa sabihing masayahin ng mga ito, kaharap niya ngunit merong kulang. At ang kulang na yun ay nagbalik na. Anong nangyayari? Napalingon ng mga ito sa nagsalita at nakita nila doon ang nagtatakang si Rebecca. Tinawagan siya ng mga ito bago pa man makapunta si Stella sa Canada dahil sinabi na ni Arabella ang plano ni Stella. Kaya nang abutan niya mga ito'y malaking pagtataka ang meron siya. Tanging si Rebecca lamang kasi ang walang alam sa katotohanan na si Queen at Stella ay iisa. Stella? Gulat na tawag niya dito nang makita niyang mga mata nito.
at kamukhang-kamukha ni Zephyr, ngunit girl version. Naglakad ito papalapit sa kanila at doon niya napansin ng wig sa ibabaw ng mesa na ikinakunot ng noon niya. Queen? Agad na tanong niya at mas lalong hindi makapaniwala. Umiiyak na tumango si Stella sa kanyang tita na siyang ikinahina ng tuhod nito at napaupo sa sahig. Agad siyang nilapitan ni Zephyr at Stella para tulungan. Ngunit tinawakan lang ni Rebecca magkabilang pisngi ni Stella. Oh, all this time, kasama na pala kita, Stella? Kaya naman pala hindi ko makuha ko ang sagot dahil ikaw ang Stella ko. Pagkasabi ni Rebecca noon, niniyakap niya na mahigpit si Stella. At umiyak ng sobrang lakas. Kung titignan ay parang ito ang mas apektado sa kanilang lahat. Bakit? Dahil si Rebecca ang huling kasama ni Stella bago ito tuluyang mawala. Yun din ang nasa huling alaala ni Stella at parati silang magkasama ni Rebecca. Dahil na rin wala pa itong anak ng panahon na yon. Paboritong-paborito niya si Stella. Patawarin mo ko, hindi kita nabalikan ni Stella. Patawarin mo si Tita Rebecca. Umiling si Stella dahil sa sinabi nito, iniwan kasi siya nito sa ligtas na lugar para malito ang humahabol sa kanila. Ngunit nahuli siya dahil tumakbo siya sa kung saan na merong ahas sa kanyang pwesto. Wala kang kasalanan, Tita Rebecca. Hindi mo dapat sinisin sarili mo. Nandito na ako ngayon. Ang mahalagay nakabalik na ako. Hawak ni Stella magkabilang pisngin nito para masigurado niya na naririnig nito ang sinasabi niya. Si Rebecca naman ay tumangunan dahan-dahan at muling niyakap ang pamangkin. Si Arabella naman ang naiyak din sa kanila ay nakahinga na ng maluwag. Sa wakas, matatahimik na ang pamilya Moon. Nahanap na nila si Stella at magkakasama na sila ngayon at sa mga susunod na taon. Matapos nilang umiyak ay naupo silang muli sa sofa at doon nag-usap-usap. Nalaman ni Stella na sinabi na pala ni Arabella noong una pa lang ang totoo sa kanyang mga magulang, kaya may alam ng mga ito. Hindi niya masisisi si Arabella dahil mas lamang ang loyalty niya sa magulang. Napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari noong nakalipas ng mga taon. Ngunit merong bagay na hindi inaasahan si Stella na malaman niya. Kung hindi ikaw ang pumatay, edi sino, Daddy? Tanong ni Stella nang aminin ng kanyang ama ang buong katotohanan. Napabuntong hininga na lang si Manuel at binalikan ng gabing hinding-hindi niya makakalimutan. Dahil magkaibigan si Manuel at Franco, ang tunay at ang unang asawa ni Grace Mendoza. Ginusto ni Manuel na magkasundo't magkaayos silang magkaibigan. Handa siyang isukong lahat ng meron siya at ibigay sa kaibigan. Basta wag lang silang magkasiraan. Napag-usapan na rin nila yung mag-asawa at wala namang tutol si Amor sa gusto niyang mangyari. Ngunit ibang natagpuan niya na pumunta siya sa organization ng mga to. Si Grace, ang asawa ni Franco, ay merong kahalikan ng patagot yun ay walang iba kung hindi ang pangalawang asawa niya ngayon na si Fidel. Patago ang ginagawa ng dalawa na tila nag-iingat na walang makakita sa kanilang ginagawa dahil pagtataksil yun. Hindi nagdalawang isip si Manuel na kuhaan ng litrato at video mga to pagkatapos ay umalis doon. Habang nasa kotse siya ay dali-dali niya sinan kay Franco ang kanilang nakuhaan ng video at hindi pa nakakalipas ng 5 minuto ay nakatanggap siya ng text mula dito na magkita sila. Hindi nagdalawang isip si Manuel na puntahan ng kaibigan. Akala niya magagalit ito sa kanya lalo na't baka isipin itong niloloko niya to. Lalo pa't isang buwan na silang magkaaway na dalawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pag-iyak nito sa kanyang harapan at kitang-kita niyang napakaraming alak na nainom nito. Doon niya nalaman na kailan lang ay nalaman nitong katotohanan. Ngunit dahil mahal niya si Jeannie ay hindi niya ito pinunat hinayaan lamang. Kahit magmukha siyang tanga at kawawa, basta makita niya lang itong masaya. Ang mas nakakapagpasakit kay Franco ay hindi basta-basta ibang lalaking kalantaring ng kanyang asawa. Ito ay ang kanyang nakakatandang kapatid. Pinagkatiwalaan niya mga ito, yun pala ibang ginagawa nila kapag sila lamang. Itinatago niyang katotohanan kung kaya pinatawag niya si Manuel at humiling dito na burahin ng video. Hindi makapaniwalang lalaki sa kaibigan. Ang dami niyang sinabi dito ngunit hindi nakinig sa kanya si Franco at nanindigan ito sa kagustuhang hindi sila maghihiwalay ng asawa. At dahil walang magawa si Manuel at pinagbigyan niya ang kaibigan at nagkaayos na silang dalawa, na walang inggit kay Franco at mas nagpasalamat pa ito dahil
Naroon siya sa mga oras na siya na lamang mag-isa. Ngunit ang lahat ng yun ay nilihim nila kaya akala ng marami magkaaway pa rin ang mga ito, lalo na si Grace. Paulit-ulit niyang sinasabi sa asawa na pabagsakin na nila ang mga Moon. Ngunit umaayaw si Franco kung kaya't nagalit ito at nawala ng ilang araw. Sa ilang araw na yun ay halos mabaliw si Franco kakahanap sa asawa at maging si Manuel ay katulong na nito sa paghahanap. Meron silang hinala kung kanina ito nagpunta, ngunit hindi nila mahanap ang mga ito. Hanggang isang gabi natagpuan na lang ni Manuel na binaril ni Fidel ang sariling kapatid. Dahil nakita siya ni Fidel, ay dali-dali itong umalis doon at iniwan sila. Dahil mas mahalaga si Franco kay Manuel ay nilapitan niya ito at tumawag ng tulong. Ngunit habang humihingi siya ng backup ay hinawakan ni Franco ang kamay niya at nagsalita. Alagaan mo anak ko Manuel, huwag mo siyang hayaang mawala sa sarili katulad ko. Yun ang huling kataga ni Franco sa kanya. Umiiyak nito ng oras na yon. Ngunit wala na talaga ang kaibigan. Nangako siya ditong aalagaan yung anak na si Perlita at hindi pababayaan. Pupunta na sana niyang anak nito nang makasalubong niya si Grace at nagkagulatan pa silang dalawa. Napatingin ito sa kami niya na may dugo at baril na hawak. Dali-daling tumakbo si Grace papunta sa may garden at napatili ito nang makita ang asawa. Napagbintangan si Manuel na pumatay sa kaibigan kung kaya wala siyang nagawa at umalis doon. Hindi na rin niya nakuha pa si Perlita sa poder ni Grace. Kung kaya binabantayan na lang nila ito. Natahimik sila dahil sa binunyag na yun ni Manuel. Hindi niya akalain na ganun pala kabigat ang nangyari. Ilang taon na nakakaraan. Sabi ng daddy ni Stella ay mas matanda lang siya ng isang taon kay Perlita. Ngunit buong akala ni Stella itong matanda sa kanya. Ngayon naintindihan na niya kung bakit ganun. Malamang na bata pa lang ay napilitan na siyang mag-mature at dalhin ang lahat ng problema. Lalo pat ang alam nito'y pinatay nilang daddy niya. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Stella na ikinatingin ito sa kanya. Hindi kanya basta-basta paniniwalaan ni Stella. Puno ng galit at hinanakit ang puso ni Perlita. Malamang ang tingin niya sa iyo ay kalaban, sabi ni Arabella sa kanya. Tama si Arabella anak, sa ngayon ang dapat nating gawin ay hanapin ang footage years ago. Para maipakita na hindi akong may kasalanan. Sagot ng daddy niya na ikinatango ng mga ito. Speaking of dad, alam ko na ko sa nila tinago. Biglang sabi ni Zephyr na sa kanya inutos ng ama na hanapin ang footage na yon. Sa kumpanya ni Fidel mismo.